1.5 horsepower. Semi, meron siyang electronics. Tapos yan, may malalaking capacitor tulad po ng running and fan. Tapos yan, ito po yung kanyang controller. Yan. Hindi po siya remote control kasi meron po siya wire. May wire po siya. So, hindi po siya remote control. So, kanina ko pa ito kine-check. Ilang hours na rin na hindi umaandar yung compressor. Pan lang ang umaandar. So, pakita ko sa inyo yung umaandar na fan. So, ito po. Ito yung aircon. Yan yung compressor. So, hindi gumagana yung fan. Hindi gumagana yung compressor. So, ito yung controller. So, yung fan gumagana. Yan. Gumagana po yung fan. Umiikot. So, umiikot yung fan. So, para malaman yung umiikot yung fan, lalagay ko yung daliri ko dyan. O, hindi pwede. For safety. Mahirap na. So, gumagana po yung fan. Umiikot po yung fan. Kung inyo napapansin yan, oh. So, patayin ko lang to. Kulay kasi kanina ko pa to chine-check. So, hindi ko. So, ito yung controller. Yan. Hindi siya remote control, kundi yan, nagbago. So, nag-high fan. Kasi na... So, ito controller to. On, off. Temperature po yan. Ito yung temperature. So, kahit ibaba po natin temperature. So, 26. Gawin natin 16. So, wala pa rin. So, sinubukan ko na rin ganyan yung kanina. So, wala pa din. So, controller lang siya. So, 30... 'yan yung pinaka-ano niya eh. Pinaka-high niya eh. So, 35 and 6, balik. So, tingnan natin yung ano, anong nangyayari. So, ayan, 37, 28, 29, 30. So, hanggang 30. So, ang high niya, ang high ng ano, yung temperature is 30. So, gawin na lang natin itong 20. So, ayan, so, babalik siya ng 35. So, 35. So, ibig sabihin niya, meron siyang default. So, may default yan. Ito, coolant. So, may default. So, hindi gumagana yung compressor kanina pa. So, ano kaya problema kaya nito? Dahil may electronics yan, ito. Dahil kasi pagka ganito remote control, na meron plug, na meron pang wire for doon, so, may electronics sa loob yan. So, electronics pa rin siya. Type of electronics, pero may malalaking capacitor. So, sabihin na natin it's semi-inverter. So, tingnan natin yung loob kung ano ang nangyari dyan. So, bago natin tingnan yung loob ng controller, kailangan muna natin patayin yung buong unit. Tanggalin natin sa pagkakaplug para safety po siya. So, kung speed light naman, patayin po sa breaker. Okay po yun. For safety po yun ha. Patayin sa breaker o kaya pagka window type at naka-plug siya sa outlet, tanggalin sa pagkaka-outlet. O kaya yung speed type ganun din. Di ba? May mga speed type na naka-plug sa outlet. So, tanggalin lang yung pagkaka-plug o kaya patayin yung breaker. So, ngayon, pinatay ko na yung window type na yan. Sinutdown ko na. Tinanggal ko na sa plug. So, titingnan natin ngayon yun. Loob ng controller. So, tara, tingnan natin yung loob niya. So, ito yung loob ng controller. Kakuha lang ako po, ano. So, ayun yun. Plug. So, tinanggal ko na siya. For safety. So, ito yung controller. Ayan. So, nakikita nyo, electronics. So, coolant, electronics, may kasamang malaking kapasitor. Ayan. So, ano kaya ang sira kaya nyan? So, ito yun, malaking tanong. Fan lang ang gumagana, pero yung compressor ay hindi gumagana. So, dahil may electronics siya, meron tayong kapasitor. Ito yun,
capacitor ng thermostat. Tapos yan, ito naman yun, tatlong capacitor para dun sa low, medium, high. Ayan. So medyo hindi nyo lang mapansin kasi nakapuantes. So ito yung capacitor naman, black capacitor ng low, medium, high. O kaya low, medium, high, kung ano man dyan. So kung may masira man dyan sa tatlong na yan na low, medium, high, yun isa hindi gumana, eh isa dyan ang maaaring masira. Kasi nito po yun, thermostat. So dahil hindi gumagana yun yung compressor, maaaring sira yung compressor o maaaring sira yun thermostat. So paano ko nalaman thermostat yan? Ito lang po kasi yan. At paano ko rin nalaman na ito yung low, medium, high? Itong tatlong to, itong black capacitor na to, paano ko nalaman? Kasi ito po yan. Ito po yung galing sa pan. Yan. So, kung mapapansin ninyo, ayan yung tatlong yan, ayun yung tatlong wire. Ayun. Ito yung tatlong wire, papunta rin sa tatlo na yon, na low, medium, high. So, ito, malalaman mo lang to kung saan to. Kasi hahatakin mo lang ito rito. Ayun o, oh, gumagalaw dun. So, hanapin mo lang yung kulay na ito, kung asan. Yun o, oh, gumagalaw. Yun o. Oh. Yun. So, ito. Yun o, oh, gumalaw. So, atakin natin uli. O, oh, yun, gumalaw. So, ito. Ito. So, ano yung wire na hinahatak ko? So, ito papuntang compressor. Yan, papuntang compressor. So, yung tatlo na yan, ayan yun, common starting sa karaning. Yan, puti, pula, saka gray. So, yung puti, ito siya. So, galing dito sa jumper, box. Tapos yan yung may transformer. So, hindi natin alam kung sira yung compressor o may sira sa electronics. So, ganito lang gagawin lang natin dyan. So, meron tayong tatlong tester. Meron akong tester dito na 4 capacitor. Tester pang capacitor, tester na analog, saka clamp ammeter na tester. So, pwede rin mag-test nito ng continuity. So, meron siyang mga, ayan, may volt, may ampere, meron din siyang yun no, yung resistance. Ayun, yung puti. So, analog, saka itong capacitor tester. So, testin na natin to. Testin natin muna natin yung mga capacitor. Capacitor ng compressor. Kasi yung pan gumagana naman. So, good naman ito. Ito yun, capacitor ng pan. So, good naman siya. Gumagana siya. So, checkin lang natin to kung okay pa siya. So, bago natin testin, tingnan muna natin kung ito ay lumulobo. Kung lobo ito sa ilalim. So, hindi naman siya lobo. Pati rin dito sa ibabaw. So, good naman siya. So, ayan, good naman yung ibabaw. Hindi naman siya lumulobo. So, huwag nyo nga hawakan yan kung wala kayong guantes tulad nito. Okay? Huwag nyo hawakan yung kapasitor na umandar ng isang oras kasi baka makuryente kayo. So, tama lang na meron tong safety plastic yung mga wire na yan. Tapos yung nakaguantes ka pa. So, safety tayo palagi. So, checkin mo to kung lumubo tong ibabaw pati rin tong ilalim. So, wala naman, ano, hindi naman lumobo. Kung may lumobo dyan konti, maaaring busted na yung kapasitor. So, hindi pa natin matche-check. So, hindi pa yon, hindi pa tapos dun ang pag-check ng kapasitor ng verbal o yung kapakapa. Hindi pa yan dyan. So, tetesin pa natin ng mga tester na yon. Yon, dalawa lang ang pang-test natin dito. Kapasitor tester, saka analog. So, gawin natin. Gagawin natin. So ngayon tinanggal na natin to. Itong capacitor sa unit. So pag tinanggal nyo ito, yung mga wire dito, eh dapat kabisado nyo kung saan nyo siya inalis. Okay? So kailangan lang natin ng tester.
So tester ito. So kung inyo mapapansin, sinetap ko na siya sa times 1. So may deflection siya. Meron siyang deflection. So inalis na natin 'to. So kailangan lang natin ng metal na flat screw o kaya screwdriver sa kanang Phillips screw o kaya price. So iano lang natin 'to kung meron ano, kung puputok. So hindi naman. So hindi naman kasi nagtagal kasi yung andar niya eh. Isang oras lang eh. So okay lang. So set up ko lang diyan para makita ninyo. Para makita nyo kung ano mangyayari. So tester. So nakita nyo na na chinek natin to kung ito ay lumobo ng konti saka ito. So hindi naman siya lumobo. So kailangan pa rin natin may guwantes ha. So itetest natin. Vice versa. So unahin natin yung itim sa bandang dito, yung pula dito. So titingnan natin kung may deflection. Okay? So wala kasi time is 1. Kasi nakalagay dito. Papalit lang ako ng salamin. Kasi ang salamin ko ay panglakad lang, hindi siya pang-reading. So ito, so palitan ng salamin. Palit lang. Palitan ng salamin, papalitan ko lang 'tong panlakad ng reading glass. So kaya hindi siya nag-detect ng time is 1 kasi na nakalagay 35 microfarad. So plus minus 5. So 35 microfarad 370 back 50 over 60 hertz na nakalagay. Protected siya ng 10,000 AFC. Yan na nakalagay. So yan na. So 35 microfarad run capacitor. So 35. So hindi siya times 1. Pwede mo siyang ilagay sa, so wala naman siyang times 50, gagawin mo times 100. Try natin times 10. So wala. So merong konti. Ang konti. So lagay natin times 100. So may deflection. May deflection. So mabilis siyang bumalik. Di-deflection ng konti, ang mabilis, kailangan babalik rin siya ng mabilis. So bumabalik siya ng mabilis. Pumapalo siya ng mabilis, ibig sabihin niyang good yun, kapasitor. Good tong kapasitor na to. So, hindi siya sira. So, okay pa siya. Mabilis ang pagpalo, mabilis din yung pagbalik. So, ang ginagawa ko lang is baliktaran. Itong itim, sa katpulan ng tester, so binabalik-baliktad ko lang siya. Para malaman ko kung good yun, kapasitor. Kung papalo siya ng mabilis, o babalik siya ng mabilis. Pagka hindi bumalik ng mabilis yan at mabagal, maaaring may diferensya yung kapasitor. So ginamit na natin itong analog tester. So gamitin naman natin yung digital pang yung kapasitor tester. So palit tayo ng tester. So ito yon tester para sa kapasitor. So yon lang natin to. So hanapin lang natin kung, so kung 35 microfarad siya, lagay natin siya sa 200 microfarad kung 35 siya. So i-off lang muna natin to for safety kasi hindi naman pwedeng i-test natin kaagad to. So itong pula at itim, kahit saan tumapunta rito. Kahit saan dyan. So, hanapin lang natin kung
35 microfarad pa siya. Pagka bumaba siya ng 30, may diferensya na. So on lang natin 'to. So on lang natin 'to. So wala. So wala pa. 2000 kasi siya. So sa ano 200 microfarad, so ayan. So pumapalo siya ng 34. So ayan. 34 po siya. Ayan. 34 microfarad, pumapalo ng 35. Habang ginagalaw ko kasi, gumagalaw rin 'yon reading. So pumapalo siya ng 35 to 34. So okay pa siya. So nakalagay lang po siya sa 200 microfarad kasi 35 microfarad siya. So ayan. 35 microfarad. So mapalo siya ng 35 to 34 farad. So for safety uli, patayin lang natin bago natin tanggalin sa capacitor. Tanggalin natin 'yan. So ito ang trabaho niyan. So kung balak niyong bumili nito, hindi ko to binibenta at hindi ko nagbebenta kasi mahal po ang isa po nito. Ito eh regalo sa akin ng isang technician na naturuan ko rito. So salamat. So itong video na to, habang napapanood mo to, hindi magsasawang pasalamat ang video na to sa'yo. Katukayo. Thank you. So yun po. So okay pa yon capacitor. Ah. Itong compressor na lang. Checkin natin yung compressor. So ibalik na natin yon wire bago pa magkalimutan. Ibalik lang muna natin. Kung saan siya nakalagay, doon dapat ibalik. Para wala namang depekto. Balik natin kung saan. So ayan uli. Nakabalik uli. So ngayon yun, ito naman compressor. So yung compressor naman ngayon, ito ang titesin natin kung bakit hindi gumagana. So gamit ang tester, gamit ang tester ang pagtest. So time is 1, setup ng time is 1. So checkin natin yung tatlong pin, common starting running, kung tama pa o pare-pare sila ng reading. So ito gagamit tayo ng long nose. So yung pula sa starting, yung puti sa running. So dalawa lang naman tatanggalin natin dito. Tapos siya yung isa, iaangat lang natin. So yun hindi natin inangat, hindi natin inangat eh common. So yun itim sa common, tapos yun pula starting. So titest natin kung magkukurang deflection. So medyo mataas eh kasi naka time is 10 pala. Naka time is 10 tayo, so time is 1 lang. So magre-reading tayo ngayon. So lumabas sya ng 2. Common starting is 2. Common running, mataas sya. So 0 sya. So kung sa starting common,
So 1 starting running, 2 starting running is 2, starting common is 1. So tama lang. So hindi pa sira ang compressor. So balikan natin 'to. So good pa siya. So gagawin naman natin bawat yung tatlong pin na 'yon, yung common starting pala. So break natin. So tanggalin na natin yung dalawa. So titingnan naman natin kung grounded yun compressor sa copper. So ikis-kisin lang natin to ng konti. Lang natin konting copper kasi medyo makapal yung dumi. So titingnan natin kung grounded yun tatlong pin starting kung grounded, so walang deflection. Running kung grounded, so walang deflection. Common kung grounded, so walang deflection. Times 1 lang, so walang deflection yun. So okay naman siya. So sinorted ko to, may deflection yung tester ko. So titingnan natin uli, starting walang deflection, good. Running, walang deflection, good. Common, walang deflection, good. So, good yun, compressor. Next, paano testin yung compressor kung wala kang tester? O wala kang pantest? So, ito naman yung ano. Kung alam mo yung wiring ng aircon, yung basic wiring, ito gagawin mo. Papakita ko sa inyo yung drawing sa board. So, yan yung basic wiring ng aircon sa window type. So, yan. Meron tayong compressor, overload, thermostat, water switch, fan motor, capacitor, dalawa. Fan capacitor, saka run capacitor. So gagawin nyo lang para matis yung compressor, tatanggalin mo tong fan motor, tatanggalin mo yon fan capacitor, ititira mo yon compressor, overload, thermostat, saka itong rotary switch, saka run capacitor. So ito lalabas. So ito, yan. Yan ang lalabas. So compressor, thermostat, so wala na siyang overload, inalis na natin yon. Run capacitor o starting capacitor, switch o rotary switch, yan. Switch na 240 or 250 volt, 30 ampere, o rotary switch ng AC. Tapos yan, line 1, line 2. So yan. So ano itsura niyan? Yung thermostat. So, pwede kang, sa mga lumang aircon, pwede kang gumamit nito. Ayan. Ayan yung rotary switch. Ito yung rotary switch. Ito yung thermostat. So, yung overload, nandun yun sa compressor. So, break lang natin to. Tapos yan, plug. Saka, black na connector. So, meron siyang connection na copper. So dalawang wire lang yan, katumbas ng 0.2 o 0.3 na fuse. So ilalagay natin yan dito. So ito, so ito yung dalawa, ito yung thermostat, ito yung wire ng galing capacitor. So wag natin alis yung capacitor. So ito, binalot ko na, nilagay ko yung capacitor dito. So, para makita nyo na gagana to kahit walang fan. So, okay lang na gumana to kahit walang fan. Kaya lang problema, magyayelo ito. So, ang purpose lang natin, ipagaganahin natin to kung gagana siya. Kasi okay naman yung capacitor, okay yung compressor. So, may damage lang yung electronic device niya sa controller. So, gagamit tayo na ito kung gagana. So, bubuhin lang natin to. Buhin ko lang.
warning nga pala. Bago natin gawin na paandarin yung compressor, eh dapat alamin muna natin kung ilan ang voltahe ng compressor sa kanang L-array. Kung ilan yung volt, kung 250 o 110. Kasi pagka 110, hindi natin siya pwedeng patakbuhin na rekta sa kuryente. So gagamit tayo ng transformer. Kung 220, okay lang. Okay lang na gawin natin yun. Yung diagram na yan. Para mapaandar ang compressor. So bago natin gawin yon, checkin nyo muna ang nakalagay na specs dito sa bahagi na to. Bago gawin patakbuhin ang compressor o linyahan ng tulad nun. Yung diagram na yan. So, yun lang. At isa pa pala. Yung capacitor na nakita natin na microfarad is 35. Diba? 35 siya. So, kung nakikita natin LRA is 47. Ayan, 47 siya. So, huwag kayong gagamit ng capacitor na mahigit sa mas tataas pa rin sa 35. Huwag gagawin yung 45, medyo okay pa, pero huwag yung gawin 47. Kasi ang bawat isang LRAL matulad nito, 47 minus 12 para maging 35. So, laging minus 12 ng minus 12 yun. Kung ulitin ko, kung ang LRA mo is 47, dapat magbawas ka ng 12. Ang magiging capacitor mo is 35. So, naintindihan na. So, huwag kayong lalampas doon o hihigit sa 37 na LRA. Kung ano lang yung capacitor na original niya, halimbawa tulad nito, 35 yung capacitor. So, okay lang magtaas kayo, pero iinit ng gusto yung compressor. So, dapat 35 to 37 lang. So, plus 2 lang. Pero, mas maganda kung ilagay ninyo na capacitor is 35 din. Para hindi masira yung compressor. O mag-overheat. Kasi ang LRA niya is 37. Yan lang ang hinihingi niya. So, minus 12. Dapat ang capacitor mo is 35. So, lahat ng mga compressor, at kung magpapalit man kayo ng capacitor, kung ano yung original na microfarad ng capacitor, yun lang dapat. Yun lang. So, may natutunan ba? Kung sakaling meron man komento tungkol sa sinasabi ko, eh, nasa sa inyo yun. Pero ito lang yung na-observan ko kada magre-repair ako ng mga aircon, window type o kaya speed type. Tinitingnan ko yun LRA ng compressor saka yung capacitor. So laging 12, minus 12 lagi ang bawas. So yun lang. So proceed tayo sa pagpapagana ng compressor. So ito, binuo ko na. So ito yung galing dun sa capacitor, itong linya. Tapos yan, ito naman yun galing sa compressor. Tapos yung line 1, kaya pupunta ng rotary switch. Tapos yung line 2, ito, papuntang capacitor ng compressor. So, yan. So, ang gagawin lang natin, sasaksak lang natin yan. So, yan. Sasaksak lang natin. Ayan, naisaksak na. So ngayon, pagaganahin na lang. Yun o, gumana. Narinig nyo, gumagana. So yun lang. So gumagana siya. So okay. Okay yung compressor. Okay yun. Capacitor ng compressor. Ng run capacitor. Okay yun run capacitor ng compressor. So, yun, ayos naman siya.
yun. Good yung compressor, good yung capacitor. So, sana yung sira. So, maaaring sa controller board na. So, ang isang aircon, pagka walang controller board, at ito ay analog lang, yung tipong rotary switch sa thermostat. Pag hindi gumagana ang compressor, maaaring thermostat yung sira. So, matik, nasa board ang problema. So, tingnan natin ha. Pakita ko sa inyo ulit. Yun, controller ng board. So, ngayon, ito, natanggal na. So, tetesin na lang natin to. Itong pinagkakabitan ng common ng compressor. So, tetesin natin to. Kung ano nangyari dyan. So, sa pagtest nyan, gagamit tayo ng analog tester. So, hindi ito, kasi pang capacitor po ito. Hindi rin po ito. Pwede rin naman din ito, lampameter for digital. Para makita na natin kagad yun, numero niya, kaysa babasahin mo pa rito. So, sa pagbasa na ito, dahil ang electronics to, so, magbabasa tayo dito mismo sa ohms. Dito tayo sa ohms mismo. So, ohms. So, dito tayo sa, ayan, yung power, yung ohms na yan, no? Yung marka ng ohms. Ayan, no? So, dun sa taas. Ayan, yung taas na yan. Ohms yan, yung taas na yan. So, yung baba, yan yung alternating voltage. Tapos yan yung pula, alternating current. So, sa kuryente ito. Okay? So, testin na natin to kung ano nangyari dito. So, testin na natin to. Tanggalin natin yung isang wire. Tanggalin lang natin yan. So, yan. So, kunin lang natin yung test prod. Test prod yung dalawa. So, lagay natin sa times 1. Huwag natin lagi sa times 1. So, tingnan natin kung ano, kung ilan ang ano niya, parat. So, 25 ampere. 25 ampere, 250 volts. So, yung parat. Cooling. So, pagka may out. Ayun. Medyo ayun, nakakuha kaya sa ano, so may deflection, so medyo ano na siya, gan. Ang diferensya ang may diferensya lang yung electronics niya. So sira ang thermostat capacitor. So ito sira. Ito mismo. Kung saan nakalagay ang common ng compressor. So, gagawin, bibili lang, tapos yan, kakabit ulit, hindi na natin kung gagana siya ulit. So, yun, tapos yan, may IC ron. So, yung IC na yan, pag kaya na nasira, pwede ka pa rin bumili kasi malaki naman yung IC niya eh. Hindi naman to yung IC na parang kandila, yung parang nunal. So, yan, so, pwede naman palitan to. So, dahil ang gumagana naman, wala naman sira yung fuse, ayun yung fuse. Yung fuse, kasi ito yung ceramics, power ceramics, transformer, meron din capacitor na maliit, electronic capacitor, meron din resistor, kasi meron din diode, apat, power diode niya, ito yung sumasala sa lakas naman ng voltahe. So, meron na hati ito sa dalawa, isang low voltage, isang high voltage. Yung high voltage, mapapansin nyo yung high voltage katabi siya ng itong ano to, itong transformer.
medyo ano lang, bibili tayo nito ngayon. So hintay na lang ulit, bibili tayo. So yun po, pag hindi pag hindi gumagana yun ganun na aircon, tulad nito ang controller niya eh meron pang wire kaysa rin sa ibang aircon na wala ng wire, talagang remote control siya. So ito remote control din, kaya lang may wire. So yun ang problema. So kakabit lang natin to, papalitan yung capacitor na to po na para sa thermostat, tapos yan good na siya ulit. So yun lang yung pag-test. So malalaman nyo lang kung ito ay sira, biglang may deflection kahit na nakakabit siya, magde-deflect siya. So ibig sabihin, pagka gumana to, bigla siyang bibitaw. So ibig sabihin naman, bumibitaw siya. Pagka ito pinapasukan na ng kuryente, bibitaw siya. So hindi niya pagaganahin yung compressor. So may deflection siya, dahil lang nakakabit siya, may deflection. Pag hindi siya nakakabit, yun, dapat baliktaran lang eh. So sa mga electronics, na makakapanood nito eh, kung may mali man, kayo na magtama, ano ho, itama nyo na lang po ako kung may mali. Medyo ano kasi, aircon kasi to eh. So yun, sa mga electrical naman, huwag po kayong basta-basta gagawa ng aircon kung hindi nyo po alam. Eh mag-aral po kayo ng air conditioning kasi kasama naman po sa electrical din yun eh. So kung electrical ka lang, electrical ka lang. Kung electronics ka lang, electronics ka lang. So sa aircon, sakop po ang electronics, electrical, chemical, saka mechanical. Pati plumbing. Pati plumbing na rin eh, no? So yun po. So ulitin ko lang, bibili tayo talaga nito. So yun na. So hindi naman siya nabasa. Wala namang basa. So okay naman. So hintay na lang sa mga susunod na araw, kakabit ko na lang kasi ang pagaganahin. So kasi meron din naman kasi itong standby na ano, bago gumanda ng compressor, meron pa itong 15 minutes o 30 minutes bago gumana yung compressor pagka ito pinalitan na. So yun po. So sana may natutunan po kayo kung paano po ayusin ng isang sirang aircon na merong kasamang electronics. So okay yung compressor, okay yung capacitor, controller. Sa controller nagmula ang sira. So itong mismo, ito ang sira, kinakabitan ng common na compressor, thermostat, so palit. Pag napalitan, okay na yan. Siya nga pala, bago muna natin bilihan, eh ang gagamitin po natin doon para tanggalin yun, ang gamit ay soldering iron na 250 volts, pwedeng 35 ampere o 60 ampere para matanggal yun, para matanggal to. So tatanggal nyo yan. Pag tinanggal yan, gamit ang soldering iron, so kailangan nyo rin ng soldering rod para pagka binilagay nyo yung bago, madali nyo siyang ilagay at ikabit. So yun yung gamit na kinikailangan din sa electronics, soldering iron and soldering rod. So ito yung soldering rod. Yan, soldering rod, ito. So 60 watts pala, 60 watts, 250 volt. Tapos yan, ito yung soldering rod, ito yung soldering iron pala, mali ako. So soldering rod, soldering, ito yung soldering wire, soldering wire, ito yung soldering iron. So malambot lang siya. So hindi to ginagamit sa pag-soldering ng evaporator ng repa, hindi to didikit. Kasi ang gagamitin mo lang to, hindi rin didikit. O kaya susunugin mo to, hindi rin didikit. So iba yon. So yan po ang air conditioning. So may kasama ko tayong electronics. So yan. So siguro baka bukas
magawa na kasi bibilihan ko pa to. So dahilan malayo yung bibilihan ng piyesa. So yun lang. So bukas makakita nyo na to na gumagana na. So kaya na kapit na to. So yun lang. So hindi nyo naman kailangan makita kung paano ikabit. Hindi ho ba, no? So alam nyo nang ikabit to. Kung paano. So sa mga hindi pa alam ang electronics, ang payo ko lang mag-aral po tayo dun sa mga accredited po ng TESDA ng mga training center. So wag lang po kayo mag-aral dito sa inyo pong napapanood sa YouTube. Kasi mag-aaral kayo sa YouTube lang, wag, mahirap. Kaya ko lang nasabi yun kasi pagka sa YouTube kayo na nag-aral, hindi nyo alam lahat yung mga sistema na dapat gawin. Kasi hindi naman na ituturo lahat sa YouTube. So mag-aaral po kayo sa mga eskwelahan. Nandito lang po ako. Isa po sa mga eskwelahan po ng credit po ng TESDA, Mandaluyong Manpower. Marami pa. So maghanap lang po. So bukas, nakikita nyo na to. Ngayon, napalitan na natin yung kapasitor noon electronics. So ang gagawin na lang natin, ipagaganahin na lang yung aircon. So inano na lang, nilagay ko na lang, kaya lang hindi nyo na nakita, nalimutan kong i-video yun kung paano magpalit, kung paano maghinang. Ito naman, alam nyo naman din eh. So yun lang naman yung problema, yung kapasitor ng thermostat, yung papuntang, yung galing ng compressor papunta rin sa kapasitor ng thermostat, yung nakita ninyo noon nakaraang araw na nasira kung bakit tayo umandar noon ng compressor. So ito sa inyo. So ayan, nakalagay na. So nakalagay na yung bago. So lagay na lahat, naibalik na lahat. So gagawin lang natin para malaman kung gagana yung compressor, nagamit tayo ng lampameter. O yan, lampameter. So Martes ulit kasi ang pasok ko lang kasi ngayon dahil sa pandemic, Lunes saka Martes lang. So Martes na naman ulit. So nailagay. Ngayon pagaganahin natin to, kasi lalagyan natin ng lampameter para makita natin kung gumagana yun compressor. Okay. So sasaksak lang natin ulit. Yan. So milaw yun controller, milaw. So yun lang natin. Yan. So ngayon nagbiblink siya. So hintayin lang natin kasi may interval to eh, may oras ng interval. So hintayin lang natin. So i-set up lang natin yon. So 26, pababain lang natin ng 16 para mas mabilis. So ayan, 16. So may interval siya. So lagay natin sa mid. Ayan. So lagay na natin tong lang tayo ng ilang minuto. So 87, so wala pa yung compressor. So hintayin lang natin yung tumakbo yung compressor. So 86 pa lang yan. So ang tumatakbo pa lang dyan yung pan, kaya nagkukurong siya ng reading. So 87 yung pan niya, 87 yun ang pirahe. 87 yung napirahin ng pan. So pagka umandar yung compressor, maaari pa siyang bumaba. .8 .7. So nagbiblink pa yun. So dito natin makikita kung talagang yun nga yung sira. Yun talaga yung sira, yung kapasitor ng thermostat.
mula ron sa compressor sa common. Ito yung blink. Ayan o. Oh, yung blink niya. Hindi na siya nag-blink. So, yung clampometer natin ay 7.5. So, gumagana na kanina 0.87. So, ngayon, ayan. 10.2. So, 10.2 yung compressor. 10.2 ampere. So, malamang 2.5 yung 2.5 yung compressor. 10.2. Ayan, dire-diretso pa rin siya. So, bumaba na yung ilang niya, 33. Kanina, 35, 34, yung 33 na siya. So, normal na siya. Normal na. So, pagka na 35 o 34 at hindi gumagana yung compressor, ibig sabihin nun, may problema tayo. Pag hindi gumagana yung compressor, na 35 pa rin siya o 34, yun. Ito, bumaba na. Lang. Pagbahay na natin. 10.2. Yan ang bilang niya na. Matakbo na yung compressor ng maigi. So, ayan. So, ayan. So, good na. So, good na siya. So. So, ayun po. So, okay na. Ayos na siya, magana na lumang aircon kasama na yung electronics, tapos yan eh. May malaki pang kapasitor, so hindi pa to inverter, hindi pa inverter to, semi pa lang ito. So ayan, so ang remote control niya may wire. So ayan, may wire. So sana may natutunan po kahit konti. Kung may comment man, sana yung comment eh, yun may matututunan yung mga magbabasa. So sa mga hindi pa alam ang electronics, ang payo ko lang eh, mag-aral po tayo dun sa mga accredited po ng TESDA ng mga training center. So wag lang po kayo mag-aral dito sa inyo pong napapanood sa YouTube. Kasi mag-aaral kayo sa YouTube lang, wag, mahirap. Kaya ko lang nasabi yun kasi pagka sa YouTube kayo na nag-aral, hindi nyo alam lahat yung mga sistema na dapat gawin. Kasi hindi naman na ituturo lahat sa YouTube. So mag-aral po kayo sa mga eskwelahan. Andito lang po ako. Isa po sa mga eskwelahan po ng credit po ng TESDA, Mandaluyong Manpower. Marami pa. So maghanap lang po.